Ito tayo at i-discuss natin po ang mga ka-PH sa panuorin po natin at pag-uusapan natin ang tungkol sa pinaka-common na sign na kung saan inilagay ni General Tomoyuki Yamashita sa kanyang mga treasure sites. So halos lahat po tayo ng mga nagti-treasure ay makikita natin itong triangle na ito. So marami pa po sa mga baguhan ng mga treasure hunter na hindi alam ang ibig sabihin ng triangle. So atin pong ipapaliwanag ang triangle sign ng mas klaro na kung saan maintindihan po ng ating mga kababayang mga treasure hunter. So pag sinabing triangle po ay magkaparehas ang sukat ng kanyang tatlong sulok. So yan po ang kahulugan ng triangle na kung saan ay hindi po natin alam na ang iba kasi hindi sinusukat yung triangle, basta triangle lang. So kapag makakita po tayo ng triangle, ang sukat po ng magkabila ang sulok niyan ay kailangan susukatin ninyo kung magkaparehas yung sulok ng makikita ninyong triangle. Yung triangle po, ang kahulugan niyan ay ang nakatagong kayamanan. So, hidden treasure po ang ibig sabihin ng triangle. So, pag may nakita kayong triangle na bato na malaki na kung saan ay nakahimlay dyan sa treasure site nyo, ang kahulugan po niyan ay nakatagong kayamanan. So, mayroon pong nakatagong sikreto sa lugar na yan. So, huwag ninyong isipin na magiging aro yung triangle kasi malilito kayo. Sapagkat ang triangle po ay may tatlong sulok, kung iisipin ninyo yan, magiging aro yan, pero hindi po magiging aro ang triangle na yan sapagkat magpaparihas po ang kanyang sukat sa tatlong sulok. Kaya pag sinabing triangle ay ang tatlong sulok niya ay magkaparihas ang sukat. Susukatin po ninyo kung talagang triangle yung inyong nakita. So, yan po ang kahulugan ng malaking triangle na in-illustrate natin dyan sa drawing. So, sukatin niyo po yung triangle na yan. Una, tapos sukatin niyo yung dulo sa ikalawang dulo kung parihas, at yung pangatlo kung parihas pa rin dun sa yung sukat niya sa magkabilang dulo, yan po ay tinatawag na triangle. So, ang kahulugan yan ay nakatagong kayamanan. So, may kahulugan din po pagdating sa laki. Kasi, ang triangle na makikita ninyo ay naglalarawan ng kayamanan. So, ibig sabihin, hidden treasure. Kapag malaki po ang bato na nakalagay dyan sa treasure site na triangle ang hugis, yan po ay naglalarawan ng napakalaking sikretong kayamanan. So, malaki po ang nakatago kapag malaki yung treasure, malaki din ang triangle na inyong makikita. So, kapag makakita kayo ng maliit na triangle, katulad niyan sa illustration na yan, yan malaki, ito maliit, ang ibig sabihin po niyan ay maliit na nakatagong kayamanan. So, yan po ay ayon sa ating na-recover na treasure map na kung saan ay nakabalot sa foil na aking nakuha. So, akin pong ibinahagi sa inyo, at yung treasure site po na aking nakuhanan ng mapa ay nakuhanan ng foreigner doon sa itaas ng napakalaking treasure na hindi ko nakuha. So, ito po ay malaki na triangle na ang ibig sabihin ay malaking kayamanan na katago. So, pag maliit ang nakita ninyong triangle, yan ay naglalarawan ng maliit na kayamanan nagtatago. So, maraming nagsasabi na mga treasure hunter na iba na yung tatlong sulok na yan ay magiging aro. Hindi po, kasi magkaparehas po ang sukat ng triangle, yung sides ng triangle. So, paano natin maintindihan na magiging aro po ang triangle na yan pag may makita kayong triangle? Paano naging aro ang triangle? So, kung may makita kayong triangle na katulad niyan, ayan, ipakita ko sa inyo yung triangle na katulad nito.
So, kung mapapansin ninyo yung triangle na katulad nito, ay lagi ninyo itong makita sa treasure site na hindi pantay ang kanyang sulok. Kung may mapapansin kayo, yung sulok na may isa, maiksi, yung dalawa, pahaba. So, yan po ay naglalarawan ng aro. So, ibig sabihin, nagiging aro po ang triangle kapag mahaba yung dalawa, maiksi yung isa. So, yun po ang pag-a-analyze ng triangle na aro at saka triangle na hindi aro. So, yung triangle na hindi aro, parehas ang sukat niya. Yung aro na triangle ay mahaba yung dalawa, yung isa maiksi. So, yan po, makikita ninyo sa ilustrasyon, mahaba yung dalawang sulok, maiksi yung isa, magkabilaan, yan po ay tinatawag na arrow, magiging arrow po, Japanese arrow, yan po ay tumutukoy sa deposito. So, yan po ay common na ating makikita kapag naghuhukay tayo na ng treasure sa may treasure site, ay lagi po nating makikita yung mga triangle na yan. So, paano natin maintindihan kung malapit na tayo sa treasure? Ito, pag may makita kayong maliliit na triangle na mahukay sa site, siyempre marami kayong makukuha na maliliit na triangle na parang aro na maiksi ang ano, tapos mahaba ang makabilang dulo. Marami kayong makikita niyan sa sites. Tapos pag may nakita kayo niyan, ang tinutukoy niyan ay confirmation. Ibig sabihin ng confirmation, maghahanap pa kayo ng isa pang mas malaki sa kanya. So, pag may nakita kayo na mas malaki sa kanya, tapos putol na yung dulo, wala na siyang dulo, yan po ay nasa treasure site na kayo. At lagi po niyang tinuturo ang mga nakabaong kayamanan. Pointer po ang tawag po sa kanya kapag yung triangle ay mahaba yung dalawa at maiksi yung isa. So, yan po ay aking ibabahagi sa inyo at natutuwa po ako at sana po ay mayroon po tayong aral na maibigay po sa inyo sa paghahanap ng mga treasure. Ang ibang mga treasure hunter na nagbibigay din po ng kaalaman tungkol dito ay tanggapin po rin natin sapagkat ito ay nakakadagdag sa ating kaalaman. Sana po ay may naibigay akong kaalaman sa inyo at huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa aking video. Sana ay may nabigay ako sa inyong kaunting kaalaman. Kung mayroon man po akong nasabing mali, pakikurik na lang po sa ating comments sa baba ng aking videos. Maraming salamat po. Ako po ay nagbabahagi sa inyo. Thank you very much sa panunod.